Hi, mga tropong Hopia! Hello! Ano ba ang mas bagay na masarap gawin na magkasabay? Alam ni Kuya Bayani ito. Ano? Masarap gawin na magkasabay, Kuya Yan. Ay, masarap mag-red wine habang nanonood ng TV. Lalo pagkasama mo ang iyong asawa. Napaka-romantic ko pa yun. Ako naman, masarap mag-travel ng magkasama mo yung minamahal mo. Madalas yan. Kaya kami, madalas kayo mag-travel ni Mia. Pia! Mehipon ako. Ikaw ba, so, kay ni Hap? Ako, napaka-simple. Gustong-gusto kong kumakain. Kumakain? Oo, nang masarap kasama yung tao. Na may kasama. Disregard na taong mahal mo or pamilya. Basta gusto ko lang pag kumakain ako may kasama. Bukod sa nabubusog ka pa sa pagmamahal. Nabubusog yung chan mo, nabubusog yung puso mo. Yes! Yay! Pero syempre, may mga bagay din naman na hindi dapat ginagawa ng sabay. Tulad ng pakikipagrelasyon. Nako, Mama Waki. Kaya naman, gusto naming i-welcome dito sa Hope, ang dating game kung saan muli naming pinagbabalik ang mga pusong nanlamig. Kilalanin natin ang mga ex na sina Jeff at Cyril Lol VDR. Ako si Jeff, at para sa akin, dapat kapag nagmahal ka, seryoso ka. Ako naman si Sai, and for me, love is a choice. May mga taong pinagtatagpo. Niligawan ko si Cyril dahil lagi siyang nandyan para sa akin. Dalawa kasi sila na naligaw sa akin. Yung isa, mas gwapo, at yung isa naman, mas kasundo ko. Feeling ko naman deserve namin ang isa't isa eh. Pinagtagpo, pero hindi itinadhana. Mas pinili ko yung isa. Anong gagawin ko kung hindi ako ang pinili niya? Pusong iniwan, ngayon ay may kailangang desisyonan. Is there a second chance in love? Hindi? Oo. Pwede? Ewan. Salamat, Alexa, sa paghandog na napagandang awitin para sa bisita natin dito sa Hope ngayon. Welcome dito sa Hope, Cyril and Jeff. Hello po. Yes. Kamusta naman kayo? Okay naman po. Gano'n na kayo katagal hindi nagkikita? Oo nga. Three years na po. Wow. So before pandemic pa nangyari ang lahat na yes, ito? Yes po. If I may ask, how young are you guys? Mukha kayong mga bagets pa talaga. I'm 21 po. 19. Okay. Siguro mas maganda kung magkamustahan mo na kayong dalawa. Pero gusto ko magkatingin kayo sa mata sa mata. Oo nga. Jeff, kamusta mo si Cyril? Hi, Luna. Hi, Wim. Tawagan niyo ba yon? Opo. Okay, anong tawag mo sa kanya? Luna. At ikaw naman? Wim po. Wim. Bakit?
explain nyo sa akin. Wim po, walang iwanan mahal. Oh! Yung pala pero yun. Pero naiiyak na ako. Tapos sa kanya, Luna ba't Luna? Kasi Luna, it's moon. Diba? Tama? Mm-hmm. Kabaligtaran po, lunatic. Lagi po siya nagagalit kahit walang dahilan. Ganito, mas maganda kung pag-usapan muna natin kung paano kayo nagkakilanlan. Oo nga. Kwento mo sa amin sa iyo. Ano po nun, before nakikita ko na siya, hindi ko alam kung kilala niya ba ako or what. Kasi nakikita ko siya dumadaan and crush siya nung classmate kong Becky. Tapos nung sumunod na school year, naglalakad ako papunta, pauwi. And then nandun siya sa harap ng canteen ng school. Tapos nagkatitigan kami. Tapos doon ko siya, after nun, pag-uwi ko, inad ko siya sa Facebook. Wait, so, lakyunan ka sa kanya? Yes. Ngayon naman, paano mo nilagawan si Cyril? Actually po, ako po yung tipo na hindi talaga naliligaw ng ganon. Nag-small talks, ganon, habang pinapakita ko sa kanya by my efforts and care, love, na naliligaw ako sa kanya. Okay. Ikaw naman, Cyril, ano naman yung side mo ng kwento, ha? Paano ka niligawan ni Jeff? Ano po nun? Nung after nung chinat ka siya, kinabukasan nung may pasok ulit, niyaya niya ako na kumain. Ganun po. Tapos sinahatid niya ako pa uwi. Ganun, sabay kami uwi. Ganun po siya naliligaw sa akin. Tapos sabay din po kami every break time. Pero ilan naman niligaw mo that Oo, time? Oo nga. Ganito po kasi yun. Before school year, before nung pasukan, may nakilala na po ako. Same age ko siya. So, ka-vibe ko siya kesa kay Jeff. I mean, nagkakaintindihan kami kasi same age. Magka-batch kayo. Ganyan. Yes po. Okay. Sino sinagot Sino mo? Sino ang pinili yung mo? Yung sinagot ko po is yung isa po na ka-same age ko. Ha? Oh, ano naramdaman mo noon, Jeff? Oo nga, ano naramdaman mo, Jeff? I feel heartbroken po at feel betrayed po kasi wala po akong idea na may naliligaw po sa kanyang iba. All I know po na ako lang po ang naliligaw sa kanya. Paano mo nalaman? Sinabi ba sa'yo ba mismo ni Cyril na meron akong sinagot na iba? That time po kasi nakita po siya ng kaklase ko na may lalaking may bit-bit ng bag niya nung pumasok po siya. Kaya sinabi po sa akin, doon ko po nalaman na merong naliligaw sa kanyang iba. Nung nalaman ko po, agad ko po siyang kinumpronta para papiliin po kung sino sa amin dalawa. Okay, so eto Cyril, gusto ko lang din malaman, ano yung mga factors na kinonsider mo para piliin yung kasabay ni Jeff na naliligaw sa'yo? Kasi po, feeling ko, mas nakaka-vibe ko siya at nakakaintindihan ko kasi since same age nga po kami, at saka matured na rin po kasi siya mag-isip. And si Jeff po kasi parang isip bata, parang ganun po. Okay. Nagtagal kayo neto nung sinagot mo? Oo nga. Hindi po. Hindi. Gano'n lang nagtagal? Ano lang po, hindi po siya umabot ng week. Ha? Sandali bakit? Lang. So, yes, nung nagkahiwalay kayo netong lalaki, binalikan mo ba si Jeff? Ano po, nagkaroon po kami ng communication kasi yung isa ko pong teacher, parehas po kami ng isang subject teacher, nagpasama po ako sa kanya na ibasa yung isang project. Mm. Ikaw naman, sa side mo, anong nangyari, Jeff? That time po na pinili niya po yung isang guy, almost 1 week po, nagkabalikan po kami ng ex-girlfriend ko. Wow! Hindi okay, alam ni Cyril yan, ha? Hindi po alam ni Cyril na nagkabalikan kami ng ex ko. Pero tinanggap ko po siya at naging kami... Habang may girlfriend po. Oh! Pinagsabay mo silang dalawa? Wait, anong pumasok sa isipan mo? Bakit sa tingin mo nagawa mo yung ganung act? Dahil po, tingin ko kasi walang mawawala dahil parehas na silang nagloko sa akin. Ah, so medyo ano ba to? Medyo may paghihiganti ba to sa tingin mo? Yes po. Una po, higanti po. Wait lang. Cyril, may kumprantahan ba na nagganap? Paano niya nalaman muna na may girlfriend pala si Jeff? Ano po kasi yun, may event po nun sa school and magkasama kami nandun sa event. Tapos po, pumunta po dun yung babae. Hinanap nga kami. Magkasama nga po kami nun. Tapos, nalaman yata nung girl, hindi ko rin naman po alam, pinapalayo niya po kay Jeff,
Tapos, kinumpronta ka niya, lumapit siya sa'yo, gano'n. Yes, ay, may confrontation yes, scene na naganap. Tapos, okay. Pinapalayo niya po ako kay Jeff. Pero po, gulong-gulo pa rin ako. Sabi ko, bakit? Anong meron? Ba't mo ako pinapalayo? Ano, sino ka? Anong meron? Tumaran sa inyo. Tapos, ayun nga daw po, girlfriend po siya ni Jeff. Sabi ko, eh, girlfriend niya rin ako. Tapos po, pinapapili po namin siya. Kaso po, hindi po siya makapili. Hindi siya nakapili. Hindi po siya makasagot. So, nag-walk out po ako. Nag-walk out ka, tapos naiwan yung girl na isa? Yes po, sila pong dalawa. Tanungan natin ang opinion ng mga tropang Hopia. Tropang Hopia! Guys, anong masasabi natin dyan? Mm-hmm. Jeff, kung gusto mong matuto, kung gusto mong malaman ang tunay na pagmamahal, tanungin mo si Kuya Mateo. Totoo naman si Mateo, iba magmahal na si Mateo. Anong opinion mo dito? Brad Jeff, ilang taong na kayo? 19 po. 19 years old. You guys are so young, man. You guys are so young. But alam ko na intindihan kita na nagalit ka, gusto mo i-revenge yung babae. But bro, when you get old, you realize na, you know, mali din yung ginagawa natin ba? Don't seek for revenge anymore, bro. Alam ko na saktan ka, but be the man. Learn from your mistakes. Learn from the mistakes and move forward, brother. Basta importante, huwag kang tumapak na ibang tao, huwag kang tumapak na babae. Always respect the women, brother. And follow your heart. Mm-hmm. Kung mahal mo talaga yung isang tao, yan na, isa na. Kung mahal mo yung isa, edi yun. Basta pili ka lang. And don't be fair, brother, sa mahal mo. Be fair and honest. Yan yung pinaka-importante, brad. Ako nakaka-relate ako sa kanila. Bakit? Kasi isang beses sa buhay ko, pinagsabay na kami. Tapos, nagpapatulong sa akin na paano ko ba hihiwalayan to? Yung isa. So, ang nangyari, nagkomprontahan din kami. Tapos, ganun ang nangyari. Hindi talaga nakakapili ang lalaki. Kasi, hindi nila alam kung mahal ba nila yung isa. Hindi pwedeng dalawang mahal eh. Pwedeng isa mahal mo, isa gusto mo. Pero hindi mo kayang i-let go parehas. Kaya, ako mas okay na wag mo munang piliin kahit sino. Tama. Diba? Kasi ending, nag-iwalay din kami. In fairness talaga ang katabuching, tama talaga siya. Ngayon naman, bago tayo pumunta dun sa exciting part, may hinanda kayong sulat para sa isa't isa at unahin nating pakinggan ang sulat ni Cyrene. Hi, Wim. It's been a long time since we last saw each other. Naamin ko, na-miss kita. I miss you. I miss us. Yung tayo na lagi magkasama sa pageants, yung tayo na sabay kumain tuwing break time, yung tayo na tinitilian ng mga schoolmates natin para tayong celebrity couple sa school. Noong mga time na yon, akala ako wala ng end. Hindi pala. Kaya ka lang pala bumalik sa akin ay para gumante. 10 months, Wim. 10 months mo akong paniniwala na mahal mo ako. Ganti lang pala ang lahat. Nung sinugod ako ng ex mo na girlfriend mo pa pala, I was hoping that you would choose me. Pero since hindi ka nakakibo, alam ko na na hindi ako ang unang choice mo. Kahit ganun ang nangyari, sinisisi ko pa rin yung sarili ko dahil nasaktan kita nung una. Pero ang tanong ko lang, asa na yung sinasabi mo na mahal mo ako at walang iwanan? Ganun ba talaga, Wim? Walang iwanan pero may gantihan. Okay. Jeff, anong reaction mo sa letter niya sa'yo? Sorry. Ikaw naman magbasa ng letter mo para kay Cyril. Hi, Luna. Yeah, it's been a long time since we met and talk. First and foremost, I just want you to know that I miss you so much. And I'm sorry for what I've done. Simula noon at hanggang ngayon, ay pinagsisisihan ko ang nagawa ko. Walang gabing hindi ko naisip na sana kaya ko pa. Kaya ko pang ibalik yung nakaraan para itama ko ang nagawa kong mali. Kaya simula noon ay nagdasal na lang ako gabi-gabi para humingi ng tawad sa Panginoon. I want you to know na totoong nagsimula ang lahat sa ganti. Pero hindi ko rin napigil ang sarili ko dahil laban tumatagal, nainlove na rin ako sa'yo. It's real. It's all real. Yun nga lang, minahal ko rin siya kasabay ng pagmamahal ko sa'yo.
Mali yun. Luna, I'm sorry. Cyril, anong gusto mong sabihin? Hindi naman ako galit since alam ko naman na may nagawa din ako sa'yo. I mean, we're still young that time. Ngayon naman, sisimulan na natin ang 7 questions of hope. Maaari nyo lang masagot yung katanong ngayon sa istatisan ng hindi. Oo, pwede ewan, no? Explanations needed. Ito ang 7 questions of hope. Relationship ka na ba ngayon? Hindi. Nung naghiwalay kayo nung isang guy na sinagot mo, bumalik ka ba sa akin at pinili ako dahil wala ka ng ibang pagpipilian? Hindi. Pinili mo ba yung ex mo nung lumayo ako? Hindi. In a relationship ka na ba ngayon? Hindi. Aaminin mo, kaya ka ba hindi ka makapili sa aming dalawa dahil mas mahal mo siya? Ewan. Kahit papaano ba, may paramdam ko sa'yo na minahal kita. Oo. Ginantihan mo lang ba ako nung bumalik ako sa'yo? Pwede. Nagkaroon ka ba ng ibang karelasyon nung naghiwalay tayo? Oo. Minahal mo ba ako kahit papaano sa 10 months nating naging mag-on? Oo. Nag-give up ka ba sa akin dahil hindi mo ako ganong kamahal? Hindi. Nung pinagsabay mo kami, ginagawa niyo rin ba yung mga bagay na ginagawa natin? Lampingan, hugs, and kisses. Pwede. Naka-move on ka na ba sa akin? Oo. After all these years, mahal mo pa ba ako? Ewan. Ikaw, mahal mo pa ba ako? Pwede. Ngayon naman, Waki, kailangan na natin malaman ang desisyon nilang dalawa sa kanilang relasyon. Pero bago yan, meron kasing gustong magsalita at maglinaw ng mga saloobin niya din, ano, dito sa kwento na to. I-welcome din po natin dito sa Tropang Lol ang ex ni Jeff na si Katrina. Katrina! Sumama naman kami dito sa... Oh my God! Katrina! Hello po. Hello po. Kamusta ka, Katrina? Okay lang naman po. Okay, Katrina. Thank you for being with us today. Ano ba, meron ka ba gustong sabihin sa kanilang dalawa? Gusto ko lang po sabihin sa kanila, nung yung mga pangyayari nangyari nung nahuli ko sila, nung
nasa school po, ang school po ng ex ko. So, tapos? Pinapili ko po si Jeff. So, hindi niya, wala po siyang pinili sa aming dalawa. So, si girl, umalis po siya. So, naiwan po si Jeff. Tapos, nag-usap po kaming dalawa. Sabi ko nga po, total wala ka naman din pinili. Sabi ko kon sa kanya. Tapos, tahimik lang po siya noon time na yun. Nag-walk out din po siya. Siyempre, masakit sa akin eh. Na, pinagsaway niya kami. Wait, ikaw ang naiiwan na mag-isa na lang doon. Yes. Nag-walk out siya. Ikaw na lang natin ang mag-isa. Eh, hindi mo naman school yun. Pero ikaw ngayon, naka-move on ka na naman. Oo naman po. Ano bang message mo kanina para kay Sayuriel? Sorry sa mga nangyari. Alam ko parehas lang din tayong biktima dito. Kasi pinagsabay niya tayo. Alam ko, masakit para sa iyo. Pero syempre, mas masakit din para sa akin kasi parehas naman din tayo, di ba? Message ko naman po kay Jeff. Sorry din kasi alam ko, noong una, nag-cheat ako. Nag-cheat naman ako, inamin ko naman po yun. Kaya kayo nag-iwalay noong una, tapos nagbalikan. Okay. Tapos, alam ko yung totoo yung pagmamahal mo noon, pero dahil nga nag-cheat ako, thank you, yun lang. So, ngayon naiintindihan ko kung ano yung hugot ni Jeff. Thank you, Katrina. Ngayon naman, Jeff and Cyril, ito na ang aking tanong sa inyong dalawa. Gusto niyo pa bang bigyan ng second chance ang inyong relationship? Hindi? Oo? Pwede? Ewan. Ewan! Muli ay tatanungin namin kayo, Jeff and Cyril. Gusto niyo pa bang bigyan ng second chance yung relationship niyong dalawa? Sama mo kami dito. Jeff. Alam mo, Jeff, total, wala ka namang girlfriend. Ikaw talaga, hindi na mo pa pinupundirya yung bata. Oo. Jeff, okay. Ikaw ba? Ano nararamdaman mo ngayon? Oo nga, Jeff. It's been 3 years na po nung nangyari sa amin yun. At nagsisisi po ako sa nagawa ko sa kanila. Kaya, ito po ang simula po ng pagbabagong gusto ko. Is wala pong piliin sa kanila. Ito po kasi ang tamang desisyon na dapat kong piliin. Dahil kung ako rin po ang nasa posisyon nila, kung maging option man ako, please don't choose me. Huwag mo kong piliin. Hindi ka dapat kahit kailan maging option lang. Yun ang point ni Jeff. Alam mo si Jeff, naiintindihan po kung ano yung hugot niya. Kasi pareho siyang parang nilok siya ng isa, kaya nagiget ko siya. Pero tandaan mo, Jeff, hindi lahat ng babae ganun, ha? Oo, hindi lahat ng babae ganun. Merong darating na para sa'yo talaga, ha? Tama. Okay. Maraming salamat sa'yo, Jeff, and kay Cyril, pati na rin kay Katrina sa pagbahagi ng kwento ninyo sa aming lahat. Magbabalik pa po ang tropang lol.